Vegas, yeah. Classy, bougie, ratchet, sassy, nasty, acting stupid. What's happening? What's happening? Bitch, I'm a What's up guys, it's Megan Infers. Welcome back for another video. So for today's video guys, meron na naman tayong bago. Para ano to guys, para sa mga taong dumadating sa point na gusto na nilang sumuko sa laban ng buhay, gusto na nilang tapusin yung mga buhay nila dahil sa mga problema ang pinagdadaanan nila. So para to sa inyo guys. So ginawa ko to kasi alam ko may mga taong ayaw mag-open up, ayaw magsabi or wala silang masabihan, nahihiya silang magsabi sa mga taong, kahit na nandyan, kahit naman ako eh, kahit may mga taong nandyan para sa akin, nahihiya akong magsabi or magkwento kasi ayaw kong dumagdag sa mga isipin nila. Kasi lahat naman ng tao may problema, walang taong walang problema guys. Walang taong walang problema. Kung meron man taong walang problema, sabi, pakilala niyo sa akin. So, yun nga, wala namang taong walang problema. Lahat tayo may problema, lahat tayo may kanya-kanyang laban na kinakaharap. Lahat tayo nagsasuffer, lahat tayo nahihirapan, lahat tayo may dinadala. So, yun, hindi lang ikaw, kaya kung ano man yan, alam kong kaya mo yan. So, para to sa inyo guys, kasi nga yun, may mga tao nahihiyang magsabi. Tapos, minsan may mga tao walang masabihan, natatakot na magtiwala, ganun. So, para to sa inyo. Yes, meron akong mga, merong mga problems na hindi ko naranasan tulad ng nararanasan nyo. May mga problem na sobrang hirap, pero na hirap na kayo. Pagod na kayo. Pero isa lang sasabihin ko, guys. Laban lang. Laban lang kayo. Huwag niyong piliin yung sumuko. So, yun. Oo, aminin ko. Dumating na din ako sa point na gusto ko nang i-end yung buhay ko. Gusto ko nang sumuko. Kasi mararanasan mo talaga yung mga sunod-sunod na problema at the age of 15 pataas. Mararanasan mo na yan. Kaya dapat ready ka lagi. Kasi yung problema din naman mawawala yan. Umiikot tayo sa mundo na punong-puno ng problema at solusyon. Wala namang problema, walang solusyon guys. Walang problema, walang solusyon. So, yun. Para to sa inyo guys. Kaya, kung wala kayong masabihan, PM nyo lang ako. Facebook account ko guys, Win Flores yan. PM nyo lang ako. Pero kung mag-interview lang kayo, like, nagasan ka, ilang taon ka, ganun. May jowa ka, ganun. Huwag yan natuloy kasi di ako nagre-reply. Oh guys, real talk yan. Di ako nagre-reply. Hindi ako pala reply. Especially sa mga ganun. Kasi, nasabi ko naman kung tagasan ako. Sa description, ayan. Tignan nyo na lang guys. Yun. So, yun. Pero kung hindi kayong advice, kailangan nyo ng mapaglalabasan yan. Stranger ako. Mas okay mag-open sa stranger kasi no judgment. Ganun. So, yun. Chat nyo lang ako. Sabihin nyo, Win, need help, need advice, ganun. Huwag lang, guys, financial. Huwag lang financial. Kasi alam nyo naman, bata pa tayo. Bata pa, 15 pa lang ako, guys. Char. So, yan. Pangitin ko muna kayo. Hello, 15. So, yan nga. Kung kailangan mo ng kausap, open yung messenger ko, guys. Open. Open nga, promise. So, yun. Win Flores. Yan. Yun lang yung name ko sa FB. Add nyo na lang. So, yun nga, guys. Para to sa inyo. So, dumating na rin ako sa point na gusto ko naman i-end yung buhay ko. Nagastos ako guys dito. Yan. So, meron din ako dito pero nawala na siya. So, that time gulong-gulo ako. Hindi ko alam yung gagawin ko. Kasi feeling ko wala nang solution sa problema ko. Then, puro suicidal thoughts na nagmumay din ako ng mga big tea, gano'n, umiinom ng mga
sari-saring gamot, ganun. Pero, nung ginawa ko yung nag-less-less ako dito, yan. Nung that time, parang wala ko sa sarili ko. Wala ko sa sarili ko. Then, nung nahihilo ko nun, pero di alam nila mama yun. Di nila alam na, ganun. Kasi, nade-depress na ako, ganun. Nape-pressure ako. Kasi, ayoko yung may problema ka tapos, parang maingay sa paligid mo, yung walang tigil na puro salita, ganun. Ayoko nang ganun kasi nai-stress talaga ako. So, sino ba namang di may stress sa may problema ka na nga tapos walang tigil pa na salita naririnig mo sa paligid mo, nababasa mo, ganun. So, kahit sino naman. So, ayoko nang mag-open up sa mga malalapit sa akin. So, mas pinipili ko nag-open up sa mga strangers. Kasi, yun nga, no judgment. So, yun. Then, that time, nung nahimasmasan ako, nagulat na lang ako na, ba't ko ito nagawa? Paano na lang kung natuluyan ako? Iyak ako ng iyak man. Sabi ko sa sarili ko, paano na lang kung natuluyan ako? Paano na lang yung mga taong umaasa sa akin? Paano yung mga magulang ko? Paano yung kapatid ko? Ganun. Paano yung mga may iwanan ko? So, imagine, ang daming taong naniniwala sa'yo. Ang daming taong nagtitiwala sa'yo. Tapos, ganun yung gagawin mo. Yan. So, bigla ko na lang yung naisip na hindi tama. Kasi, kahit saan mo dalhin, kahit saang anggulo mo tignan, hindi solusyon yung pagpapakamatay. So, then, nag-scroll ako sa TikTok. So, yan, nahimasmasan ako ng bongga-bongga dito sa vid na to. So, papakita ko na lang din sa inyo. So, credits po sa may-ari ng vid. Super nakatulong tong vid na to. Lalo na sa amin na umaabot sa point na gusto na namin i-end yung buhay namin. So, super thank you po. Bukas ko pa sa inyo balak gawin kong video na to. Pero iwan ko ba kay Lord kung bakit kinukulit niya ako na gawin to ngayon. So, yeah. Let's talk about suicide. Dumating ka na rin ba sa point na ayaw mo na? Gusto mo na lang magpakamatay pero natatakot ka. Sawang-sawa ka na sa buhay mo sa mga problemang hindi matapos-tapos. Gusto ko lang ipaalala na si Jesus nung bitbit niya yung krus na pagpapakuan sa kanya, ilang beses siyang natumba. Ang daming hirap yung dinanas niya. Anytime pwede naman siyang sumuko, pero hindi niya ginawa kasi iniisip ka niya. Gusto ka niyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya anong karapatan mong sumuko? Huwag kang makinig kay Satan. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo, kaya ka nandito sa video na to. Kasi hindi pa siya tapos sa buhay mo, pinapaalala niya sa'yo. Nakikita ko maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Jeremiah 29:11. Kailangan mo lang magtiwala. At Diyos na ang bahala. Kumapit ka sa faith na natitira sa'yo. Kung dumating ka na rin sa point na gusto mo nang i-end yung buhay mo, please, huwag mong ituloy. Maraming tao na naniniwala sa'yo na kaya mo yan. Kung matagal mo na yan, dinadala yung problema na yan, imagine, ilang taon, ilang months, ilang weeks, days kang naghirap, ilang taon mong dinala yan, tapos bigla ka na lang susuko. Oo, pagod ka na. And wala naman ako sa posisyon mo para sabihin to. Pero gusto ko lang makatulong sa'yo na hindi solusyon yung naiisip mo para para mawala yung problema na yan. Huwag mo takpuhan yung problema. Huwag mo rin tambayan. Usad lang. Kasi yung problema na yan, hindi naman yan mawawala eh. May mga tao may problema sa pamilya, like broken farm, na ayoko na ayokong maranasan. Lahat naman tayo eh. Lahat tayo ayaw maranasan yung ganyan. Kasi lahat tayong mga anak, ang kalakasan lang natin yung pamilya natin. Then, kapag pag-usapan na yung farm na ganyan, nagiging kahinaan natin sila and sila din yung kalakasan natin. Kaya, alam ko na sobrang hirap nang magkaroon ng broken farm kasi ang anak talaga yung kawawa. Ang anak talaga yung kawawa sa ganyan. Tsaka wala namang anak na gustong makita yung pamilya na sira, diba? Lahat tayo gusto ng happy family, happy na buhay,
natin, okay na buhay. Lahat naman tayo gusto natin maging masaya eh. Walang taong gusto maging malungkot. Lahat tayo hinahangad na maging masaya, maging hawa, payapa, ganyan. Lahat tayo. So, pero meron din tayo kanya-kanyang laban sa buhay na kinakaharap. Then, ito rin yung tatandaan nyo. Hindi ibibigay ni God sa'yo yung problema na yan kung alam niyang hindi mo kaya. So, kung hindi mo na kaya, kausapin mo lang siya. Magtiwala kayo sa kanya. Kasi, siya lang nakakaalam kung hanggang saan niya problema na yan. Siya lang nakakaalam kung paano mo susolusyonan niya problema na yan. So, kung yung problema na yan, hirap na hirap ka na, pahinga ka. Pagod na pagod ka na, pahinga ka. Pero hindi ko sinasabing sumuko ka. Magpahinga ka ngayon. So, ngayon, magpahinga ka. O, pagod na ako ngayon, magpahinga ka. Enjoyin mo yung buhay mo. Kalimutan mo muna yung problema na kinakaharap mo. Then, kinabukasan, laban ka ulit. Hindi solusyon yung pagpapakamatay, guys. Hindi mawawala yung problema kung tatakbuhan mo. Lagi mong itatak sa sarili mo na, kaya ko to, strong ako. Mga tipong ganun. Kasi, kung idadown mo mismo yung sarili mo, talagang, madadown ka. Kung ikaw mismo magdadown sa sarili mo, wala. Sabi ko nga, alagaan nyo mo yung sarili mo kasi walang ibang tutulong sa'yo kung hindi sarili mo lang. Oo, may mga kaibigan ka pero hindi ka nila matutulungan sa lahat ng bagay kasi lahat tayo may kanya-kanyang problema. Lahat tayo may kanya-kanyang laban na kinakaharap. So, huwag mong i-feeling na piling mo, dalapasan mo yung problema ng mundo. Imagine, ang daming gustong mabuhay, ang daming lumalaban sa mga sakit nila, ang daming nagsasuffer para mabuhay tapos ikaw, dahil lang sa problema na yan, papatay mo yung sarili mo. Hindi tama, guys. Isipin mo yung mga taong gumagastos, mga taong pilit na umaasa na gagaling sila, na magiging okay sila. Tapos ikaw wala ka namang sakit na ganun kalala, bigla mo na lang i-end yung buhay mo. So, imagine na lang guys, na ganun, tapos ikaw, dahil lang sa problema na yan, tatapusin yung buhay mo. Alam ko, madami kayong, isipin niyo yung mga pangarap na gusto niyo to pa rin, isipin niyo yung mga, nung pinanganak kayo, then lumalaki kayo, isipin niyo yung mga gusto nyong, mga bagay na gusto nyong gawin para mas ma-motivate kayo. Hindi yung mag-focus na lang kayo sa problema na yan. Yes, may problema din ako din. Pinipilit nila na sana daw tulad nila ako na ang bilis maging okay. So, sa totoo lang guys, hindi rin ako okay. Sabi ko nga, problema na yan eh. Hindi na nga ako okay, magpapakalungkot pa ba ako. So, hindi porket nagchat ng ha-ha-ha, ibig sabihin okay na. Hindi porket humingiti, ibig sabihin okay na. Siguro nga nung nagpa-ulan ng pagiging great pretender, nagsiswimming pa ako. Hindi, as in, hindi naman ako okay. Pero, ayoko namang pilitin yung sarili ko na ganun. Ayokong mag-focus sa problema na kinakaharap ko kasi hindi ko naman masusolusyonan yung problema na yun kung ganun yung gagawin ko. And ayoko rin maging malungkot ng bongga kasi ang lungkot mo na nga mandadamay ka pa ng iba. Diba? So, okay na ako sa nakakapagpasaya ako ng ibang tao kasi ang sarap sa feeling na may napapangiti ka, ganun. Ang sarap sa feeling, guys. So, sa mga nagsasabi na sana all okay, hindi nyo sure kung okay ba yung taong sinasabihan nyo na ganyan. Hindi nyo sure kung nagsasuffer na rin ba yung taong na sinasabihan nyo ganyan. Kasi hindi porket sinabi niya sa'yo na okay siya is okay talaga siya. Minsan talaga kailangan mo na lang magkunwari para walang masabi sa'yo yung ibang tao. So yun, dami kong sinasabi guys. Pero kasi gusto ko lang sabihin na hindi rin naman ako okay. Hindi ako okay. Okay lang naman na sabihin na hindi ako okay. Hindi naman sa lahat ng oras okay tayo eh. Hindi rin sa lahat ng oras matapang ka. Hindi sa lahat ng oras kaya mo.
may mga oras talaga na mararamdaman mo sa sarili mo na nakakapagod na, gusto ko na sumuko, ganun. Pero, lagi mong tatak sa isip mo na, ako to eh. Kaya ko to. Problema lang yan, sira ulo ko, ganun. So, yun nga, sabi ko nga sa kanila, problema lang yan, sira ulo ko, sabi ko nga ganun. So, kung ano man yung kinakaharap mo, alam mong kaya mo. Alam kong alam mong kaya mo yan. Kung ano man yung problema na yan, kaya mo yan. Sabi ko nga, keep on fighting. Everything will gonna be okay. So, kung sobrang pagod ka na, pumikit ka, patugtog ka ng Hillsong, kausapin mo si God, sabihin mo sa kanya na pagod ka na, kailangan mo pa ng lakas. So, sama ko kayo sa prayers ko na sana bigyan pa kayo ng lakas, sana bigyan pa kayo ng hope na makaya niyo yung problema kung ano man yan. So, kung kailangan niyo ng kausap, nandito lang ako, huwag kayong mahiyang magsabi. Kasi, open ako. Kasi alam ko yung feeling na walang masabihan, alam ko yung feeling na hindi nakakapag-open. Sobrang bigat. So, sige, magsabi lang kayo kahit ano pa yan. Makikinig ako. Handa ako lagi makinig. Mag-PM lang kayo sa akin. So, kung dumating ka na nga sa point na gusto mo nang sumuko sa buhay, labanan mo. Hindi yun solusyon sa problemang kinakaharap mo. Imagine yung mga pangarap na gusto mo pa, yung mga ano, yes, hindi madali, sobrang hirap labanan ng depression, anxiety, stress, sobrang hirap labanan ng mga yan. Pero, alam ko sa sarili nyo na kaya nyo yan. Huwag kayong magpadala sa problema na yan. Huwag kayong magpadala sa mga naiisip nyong mga ganyan, lalo na yung mga suicidal na ganun. Huwag kayong magpadala. Mas manalig kayo na kaya nyo yan. Kausapin nyo si God, sabihin nyo na ganito, ganyan, kausapin nyo si God. Kasi wala rin ibang tutulong sa inyo kundi lang siya. Wala rin ibang makikinig sa inyo kung hindi lang siya. So, kung ano mang yung problema na yan, alam kong kaya mo yan. So, huwag ka sumuko sa laban ng buhay. Patuloy lang ang agos. Patuloy lang yung pagiging strong. Pagpatuloy nyo lang yung laban na yan. Kasi hindi lang ikaw yung may problema. Lahat tayo may problema. So, nasa sa atin na yun kung paano natin susolusyonan. Nasa sa atin na yun kung paano natin i-handle. Nasa sa atin na yun kung paano tayo lalaban. So, huwag nyo kakalimutan na sa bawat laban na kinakaharap nyo, mayroong Diyos na laging nandyan para sa atin. May mga taong sumusuporta, may mga taong naniniwala na kaya natin. Kaya kung feeling mo di mo na kaya, magpahinga ka, feeling mo pagod ka na, magpahinga ka lang. Pero, huwag na huwag kang susuko. Kasi, hindi yun solusyon sa problema mo. Imagine mo na lang yung mga taong maiiwanan mo. Imagine yung mga taong naniwala sa'yo at nagtiwala sa'yo. Magiging masaya ba sila kapag yan yung ginawa mo? Di ba hindi? Feeling mo ba magiging masaya sila sa'yo? Yes, nakapagpahinga ka na, pero feeling mo ba masaya ba sila dun sa decision mo? Di ba hindi? Sabi lang nila yun kasi alam nila yung hirap na dinanas mo, pero hindi talaga sila masaya para sa decision mo. Pero kung ako sa'yo, wag na wag mong gagawin yun kasi bawas point sa langit. Hindi as in bawas point sa langit, hindi ka na pwede pumasok sa langit. Kasi, alam mo na mali yun. Mali. Maling mali. Imagine nga naman nagbuwis ng buhay si God para sa atin tapos sasayangin lang natin. Yung andaming plano ni God para sa atin tapos sasayangin lang natin. Huwag ka magpadala sa problema mo. Sabihin mo sa sarili mo na malakas ka, na strong ka, na kaya mo yan. Yes, umaabot tayo sa point nga na ayaw mo na, pero sabihin mo sa sarili mo na kaya mo yan. So, para sa mga taong gusto ng sumuko, isang malaking yakap para sa inyo, isang matunog na halik para sa inyo.
So, laban lang guys. Kayang-kaya niya yan. Then, huwag niyong itatak sa isip niyo yung mga suicidal na yan. Labanan niyo hanggat kaya niyo guys. Labanan niyo. So, kung ninyo nga nakausap, nandito lang ako guys. So, then, sana nakatulong tong video na to para sa inyo. So, yun lang guys. Hope you like this video. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And please click the notification down below for more updates. Bye guys. Thank you. Sana nakatulong to. I love you all. So, pray lang tayo guys. Sasama ko kayo sa prayers ko. So, manalig lang kayo kay God. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kung ano man yan, problema man yan sa love life, problema man yan sa fam, sa lahat, kaya mo yan. Keep on fighting. Strong tayo eh. Vegas, yeah. Classy, bougie, ratchet, sassy, nasty, hacking, stupid, what's happening, bitch, what's happening, bitch, I'm a